nung nag-NTFL ka ako, doon ko nalaman yung mga stories, mga kwento na nangyari sa mga kababayan natin, di ba? Yung sa mga katutubo nating kapatid, yung mga sundalo natin na maraming kabayanihan na ginawa, no? Na, and it, that office really transformed me na, it really changed me na ganito pala yung nangyari sa atin, no? Grabing panggagahasa na ginawa ng CPP, NPA, NDF na pag nagsanib-puwersa pa ng mga politikong walang prinsipyo at tunay na pagmamahal sa bayan, kawawang-kawawa tayo. Kawawang-kawawa ang pinakamaliliit sa atin. Kasi yan ang tinarget nila. Yung mga nasa gidas, malalayong lugar, parang mga chinelas lang yan na pinagpapatay nila. Yan, sa harap nila, papatayin yung tatay. Ganyan lang. Binabaril lang ganyan ng CPP. Tapos agad-agad ang mag... Para lang mga chinelas yung mga anak ng mga IPs, mga kapatid nating katutubo, nagpinagpupulot. Tapos dadalhin sa kung saan para may hawak na pangprotesta, dadalhin sa Europa. Hinahanap sila na nababaliw yung mga magulang nila. May mga magulang na namatay, kakahanap ng mga anak nila. Ganyan ang ginawa ng mga yan. At maraming nagtakip sa kanila ng mga politiko. No? So yan ang sinasabi namin, ang katotohanan ibinibigay namin sa inyo. I'm so happy na we are stepping up at hindi na tayo papayag. Hindi na tayo babalik doon. Franz Castro, binibigyan kita ng notice ngayon kahit na ano pang tumbling ang gawin mo dyan. Of course, may pera kayo ngayon, di ba? At maingay kayo ngayon. Pero tapos na, Franz. Yes. Alam na ng Pilipino kung sino kayo at hindi na kami papayag. Wala nang papayag dito kahit pa mag-peace talks kayo dyan na maling-maling desisyon. No? Na yan ginawa ni Charlie Galvez, no? Na walang sabi-sabi sa mga security clusters on his own. Ginawa nila yan, nila Manuel Bautista, yung katrayduran na yan. Hindi papayag ang Pilipino. Tapos yes. Na yon. Tapos na ang CPP, France. Mag-surrender na kayo. At siyempre, ma'am, tayo'y, ako'y natutuwa din mismo sa ginawa ng ating magigiting na PMAers. Yeah, at yes. Ito'y nagpapakita na buhay yeah. ang ating demokrasya. Mm-hmm. Yeah. Na nandyan pala sila, ma'am. Eh kasi yeah, sa laban natin, ma'am, yeah. alam mo, sa laban natin for 3 years dito, mm-hmm. we interviewed soldier almost every day. Yeah. We give importance to what to their service to our country. Yeah, because it's true. No? It is true. Yeah, very true. Yeah. We do that every single day, five days a week. Tapos because we thought, ma'am, di ba sa atin, we will continue this fight. Yun din utos sa atin ni Pastor. Yeah. We will continue this fight no matter what. We will give everything we got to finish this insurgency yeah. problem that is yeah. happening. Mm-hmm. To really finish this, even the Makabayan Bloc. The three congressista sitting there. Yun yung ating layunin. Focus tayo doon. And we thought that ito na ang ating... So, this is what we can do. Giving information. Yes. Spreading information, di ba? And now we have... we are reaping what we saw before. Yeah. See how many party list napabagsak natin. Question na. Angel, pwede ba ito? Kasi malamang 2025, wala na yan sila, Franz Castro. Diba? Nasa karyedo na sila. Pero pwede silang mag-consultant dito sa mga kongresista na walang prinsipyo. Diba? Pwede yan, ma'am. And they can still harm us that way. Kumbaga kasi nakita ko yung formula nila eh. Kasi sa UP, ganyan. Dati anak bayan, LFS, ganyan sila noon, no? Tapos ngayon, pumapasok na sila, nandiyan na sila sa student council. Tapos napasok pa nga nila yung college organization ko, no? Yung UP Mountaineers. Na ginalit sa akin, no? So, at saka marami silang pinasok na ganyan na mga na hindi naman hindi CPP created na mga organizations katulad ng Anak Bayan, LFS, CEGP, NUJP, NU. Hindi pala created ang NUJP, co-opted, NUPL, etc., 'di ba? So ibon, no? Pero dahil nandun sila sa leadership positions, meron sila pa ring masasaktan pa rin nila tayo. Di ba? Katulad, kunyari, for instance, ha, para maliwanag lang, kung bakit maliwanag na ang ilalagay natin sa pwesto ay yung hindi nakikipagkaibigan sa CPP, NPA, NDF. Kasi, tama ba yon, Angel? Pwede silang wala na sa 2025, pero nandyan sila as a consultant, nandyan sila as chief of staff ng... Yes, ma'am, pwede po silang maging consultant. Kasi... hindi lang naman matatapos na porque hindi na sila sa Congress, wala na sila, wala na silang magiging impluensya. Pwede silang ano pa rin, ma'am. Tuloy pa rin yung trabaho ng alliance building.
sa loob o sa labas ng Kongreso gagawin nila yun. Kasi kung talagang yung actual recruitment talaga paiirali, hindi naman sa Congress nire-recruit yan. Sa, kung saan din sila uuwi, saan sila community, anong distrito sila nakapaloob. So, yun po yung ano, yun pa rin eh. Yung gawain na yan na alliance building, infiltration, tuloy-tuloy po yan. Hindi yan susukatin na hanggang pag-congressman ka lang o nasa party list ka lang. Hindi po. Yan po ay talagang matagalang trabaho ng tinatawag natin ng mga urban cadre operator sa white area ng CPP, ng NPA po. So, ano? So, gusto kong sabihin na kasi marami akong kilala dyan sa Kongreso, Franco, Angel, mga kababayan, no? Na sure ako talaga mahal nilang Pilipinas. Sure na sure ako dyan. At saka mas, yan ang mas nakararami. Mm-hmm. Kaso, nandyan yung tatlong yan at ini-influensya niya. In fact, during the franchise hearing, ang ganda kasi, ang ganda-ganda nung franchise hearing na yon. May mga positive parts ako na nakita doon. No? Nung tinanong ako, I think that was Congressman Tambunting who asked me, sino ba yung party list na yan na sinasabi mo? No? Tinanong niya. Mm-hmm. So sinabi ko, ang Makabayan Block ay CPP, NPA, NDF. Kung sinabi ko ito 4 years ago, naku Mariose, parang sinabungan ka ng bomba nun. Diba? Parang talagang puputaktihin ako. Which is what happened. Pinutakti ako nung sinabi ko yon. Pero sinadya ko yon kasi gusto kong masabi yon. Pero nung time na yon ni si Chair, I don't know if it was Chairman Gus Tambunting, but it was somebody who asked me na sinabi ko in front of everybody, in front of the camera, in front of the members of the Committee on Franchise na ang kamatay, ang Makabayan Block ay CPP, tinanggap nila. No, so alam mo, alam nila sa mga kababayan. So maliwanag tayo na iisa lang ang kalaban natin dito at yan ay ang CPP, NPA, NDF. So kung meron man kaming disagreements nila Chairman Gus Tambunting, I am confident pwedeng pag-usapan yan. And we can meet our shared ground kasi merong shared ground yan. Pero pagdating dyan kay sa CPP, walang shared ground dyan kasi ang gusto nila pabagsakin ang gobyerno from within. In fact nga, nilaglag nga nila yung mga nasa committee sa franchise committee, nilaglag nila kasi ngayon ang taong bayan galit sa kanila, galit sa mga franchise committee members, pero sila hindi sila ginalaw, hindi sila na-mention. Diba? Ginawang takip, no? Kaya nga ma'am, hindi nila nakita yung laro ng ano na ngayon, nasalang yung credibility nung halos committee na yun, diba? Yeah. Kung saan sila papanig, hindi nila nakita yung laro na nagamit lang sila ng CPP, yeah. No? Sila yung naging sila yung naging bosses ng CPP nung mga panahon na yun, yeah. So ginit-git sila, kaya nga nakikita ko nung time na yun, siguro after nung mga ginawa nilang decision, na pag-isip-isip nila sa bandang huli na mukhang may mali tayo dito, no? Parang ngayon, ang problema, paano mo babawiin yung ginawa mo? No? Ay nalaman na ng maraming tao na yung nakaalam, kaya nga nagbunga yung decision na yan, na ito yung paglabas ng manifesto ng mga PMA-er natin, yung mga pagkilos na ginawa ng mamamayan natin, hindi lang dito sa Pilipinas, ha? Pati yung mga kaibigan natin, yeah. OFW, yes. Na napaabutan na natin ng tunay, yes. Na mukha ng komunistang teroristang grupo. That is true. Ito na yung sana ang nangyaring ito ay magsilbing leksyon, mm-hmm. sa lahat ng politiko, yeah. Siyempre. Yeah. Na wag tayong maniwala, mm-hmm. sa kahit anong sasabihin ng CPP, NPA, NDF na nandyan sa Kongreso. Huwag na huwag. Pinakamaling gagawin po natin yan. Dahil in the end, wala pong ibang layunin ng CPP, NPA, NDF kundi sirain ang gobyerno. Sirain ang ating pamahalaan. Yun lang, wala nang iba. Ngayon nagkakagulo. Yun ang pinakagusto nila. Walang iba. Alam mo, Franco, Angel, mga kababayan, sa totoo lang, kaibigan ko si Speaker Martin. No? And he's been very gentlemanly towards me lahat yan. No? At ang totoo lang, yung politics, wala akong pakialam dyan. Wala akong interest dyan. At saka naiintindihan ko dahil galing ako sa pamilya ng mga politiko. Tatay ko, kongresista din, mga atitos ko, mga mayor, mga ganyan, diba? So, naiintindihan ko yun. No? Naiintindihan ko yung kung may ambition siya or whatever. Kaya yun, wala akong pakialam doon. Pero yung naawa talaga din ako talaga sa kanya kasi ginagamit siya ng CPP. Tapos akala niya, meron siya nakukuha dito, pero sobra siyang talo dito. No? So, yun ang gusto kong sabihin sa ating mga kababayan na ang maliwanag tayo dito na ang kalaban natin CPP. Tapos yung mga kongresista, batikusin natin kung meron tayong criticism, pero wag natin iisipin na kalaban natin sila kasi
meron talaga yung shared ground. Meron tayong, alam ko maraming galit na galit, for instance, kay Benny Abante, no? Kay Romeo Acop, no? Pero meron silang ginawang mabuti sa bayan. Sila Franz Castro, wala. Yeah. Sila Raul Manuel, wala. Right. Mga Arlen Brosas, wala. Mga top recruiters yan, correct, mga anak natin. Correct ka dyan, ma'am. Yeah. Ang mga mababatas na to, wala namang ibang inisip yan. Talaga maglingkod sa ating bayan. Sa ikakabuti. Meron din yan. Sila, yeah. Meron yan. Yun naman talaga ang kanilang layunin. Kaso lang, pag pinapasok na talaga ng salot na CBP, NP, NDF, ay nasisira. Mm-hmm. Tignan mo na lang nangyari, di ba? Mm-hmm. Like kung ating babalikan sa ating, yung nakaraan pa sa ating vice presidente sa kanyang budget, tignan mo kung paano manghimasok ang CBP, NP, NDF doon. Yeah. Kung paano niya balakurain. Diba? Ang layunin ng ating vice presidente na ikakaganda sa mga kabataan. Diba? Yeah. Pinipigilan nila lahat yun. Ang ROTC, pinipigilan nila. Ang NTF-ELCAC, napakalino naman kung ano yung gusto ng ating mga kababayan. Kaya maling-mali po. Kaya muli, isa po to, sana yung maging leksyon na ito sa bawat Pilipino na wag po tayong makikipag-alyansa o makikipag-usap sa mga miyembro ng CPP, NPA, NDF. Correct. Dahil sa huli, kayo ay magsisisi. Tsaka ano, kumbaga, sa madaling salita, no, pagdating sa CPP, NPA, NDF, para sa mga politiko, kausap ko ha, yung CPP na yan, huwag tayong magpolitika dyan. No? There are other issues na pwede natin gamitin, pero pagdating sa CPP, dapat magkaisa tayo dito. Correct. Dapat, ano, this has to be beyond politics. No? Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinakamahalaga sa atin, ang mga anak natin at ang demokrasya ng Pilipinas. So dito tayo, this is our shared ground, Mr. Politicians, Mr. and Ms. Politicians. Our shared ground is kaaway natin ang CPP. Yes, ma'am. At saka tandaan po natin yung sinabi noon ni Joe Masison, to destroy the government, join the government. So imagine, nandyan sila kasi gusto nilang sirain ang ating gobyerno. At saka parang ano, naaalala ko noon, ano, parang yung henyo nitong mga sinungaling na ito is how they can dahan-dahan kanila iko-co-op. Nangyari yan sa akin sa DSWD, no, na ang secretary ko noon ay si Secretary Judy Tagiwalo, na talagang minahal ko siya, na talagang honestly, no, kasi napakagaling talaga nung pagdahan-dahan sa akin, no. So yun yung doon ako natatakot sa mga kongresista, kasi nga it's a collegial body, di ba? So, araw-araw, parang country club yan eh. Nakikita sila, inom sila, at dinadahan-dahan kayo, at kinakaibigan kayo para magalit, magamit nila kayo. So, you have to watch your heart. So, doon mo nakita, ma'am, yung process of kinukuha mo na yung tiwala mo, yung trust mo. Yes. No? Pagka nahulog ka ganda na doon sa... mga kanta. Oo, yung mabulaklak na mga pagsasalita. Yeah. So, pag nahulog ka doon sa patibong, start na po iyon. Yeah. To influence, unang-una, yung utak mo talaga, yung i-influensyahan. Yung mga indoctrine na ipapasok na yan, totally mararamdaman mo, naiiba ka na, naiiba na yung pananaw mo, nagagalit ka na. Yes. Yun. So, that's the recruitment. At yung nangyari nung itong nakaraan, nandun sila eh, sinusunod na nila yung step by step of recruitment no? Kaya nga lang dahil na nagkamali ang decisions, no? Yung ipinakita nilang harass, drastic na decision kay Ma'am Lorraine at kay Brother Eric. Doon sila naputol. Sabi nila, umalma ang sambayanan. No? So, hindi nila naituloy. Kaya proud ako kasi... At saka yung sa SMNI. Yes, tama, ma'am. No? SMNI, no? Talagang pinarot lang nila yung SMNI para mapakita nila na nagre-recover. Actually, the intention doon is the recovery effort. No? Yeah. Nakikita na natin na bumabawi sila ng lakas kasi nga malapit na po ang 2025 at nanganganib na lang yung tatlong makabayan block. No? Mm-hmm. Kasi kaya na natin eh. Kaya na natin, totally mawawala po sila. Kaya nga eh. Kaya nga, gaya na sinasabi ng ating military officers, kalingkingan na lang, nandiyan na tayo. Eh. Tapos na yung laban natin. At sa every time na mag-i-interview tayo, ma'am, wala nang ibang mas gaganda pa sa solusyon ng NTF-ELCAC. Yeah. Yes. Napakalino na yun. Yes. Wala nang iba, huwag nang paguhin or anything. At huwag talaga tayo maniniwala sa CPP, NPA, NDF. Diba, may kasabihan, you don't need to reinvent the wheel. Kasi yung track record ng NTF-ELCAC, napakaganda yan na nagpabagsak sa CPP, NPA, NDF. So bakit matatanggalin? Yes. Yan yung hinihingi nila, diba? But I also want to say, no, na we have to choose our leaders.
in a better way, no? Dapat mas maganda yung pagpili natin. Pero naawa ako dun sa mga kongresista sa loob kasi nandiyan yung mga bulok na yan, tatlong yan. No, kaya kasi ang explanation sa akin, Angel Franco, no, na once nasa loob na sila, ano na nila yan, parang colleague na nila yan, no? So entitled sila doon sa yung collegiality. Mm-hmm. Parang kailangan may respeto, magayon. So tayo na lang ang bahala doon, no, na wag na nating papasukin sa Kongreso.